Magandang gabi. Ako po si Tixito sa Angeles. Ito ang Luminous. So, kanina nag-attend ako ng Maiso Defend the Flag na rally dito sa Tagum, Davao del Norte. At ang primary purpose po ng rally na yon ay para ipakita ang suporta para kay Governor Edwin Hubahid sa kanyang pagkasuspindi. Kung maaalala natin, si Governor Hubahid ay isa doon sa nag-umalma tungkol doon sa ayuda na kunwari binibigay daw sa mga mahihirap. Pero pagkatapos nilang matanggap, pagpasok doon sa susunod na kwarto, kukunin yung 4,000 out of 5,000, iiwan na lang ang 1,000 para doon sa ano, para doon sa tunay na benepisyaryo. Bukod pa diyan, mayroon siyang road dito sa ano, sa Tadeco. Meron din siyang, siya din po ay champion ng ating mga indigenous people dito sa Davao del Norte. And of course, he's known to be Duterte, ano, ay Duterte, kumbaga associated with the Dutertes. In addition to that, natalo niya ang oligarkiya dito sa Davao del Norte, upsetting the previous power balance. So, bukod pa dyan, of course, may kwento at narinig natin mismo kay Governor kanina, nakausap namin after the rally, tungkol sa ano yung nangyari dito. So, si may nagbibiro sa kanya na, Gov, baka hindi man si Presidente ang galit sa inyo, kundi si Special Assistant to the President. Ayon kay Gov, pinatawag daw siya sa isang meeting dito mismo para apparently, para pag-usapan itong rally, it hindi naka-attend si Gov dahil mayroon na siyang mga previous engagements. So, apparently, displeased si, according to Governor, it could have displeased the Special Assistant to the President kung kaya't, ayan, biglang nasuspindi siya. Bakit niya nasasabi yun? Among other things, yung case is over 2 years old already. It's over 2 years old. Natulog yung kaso sa Office of the President. And although, according to Gov, he had submitted an answer, hindi maliwanag na hindi pala binasa ito. Kasi walang kahit anong ininda sa kanilang depensa. Bukod pa dito, ayon sa Korte Suprema, kapag mayroong hiningi na preventive suspension, kailangan may proseso ito. At wala pong proseso na naobserbahan dito sa pag-issue ng preventive suspension. So, bakit natin sinusuportahan si Gov Edwin? Bukod sa, of course, maliwanag na biktima siya ng injustice, maliwanag din na parang ginagamit din siya para ma, how do you call this? Ang target dito is also the Dutertes aside from him. Siyempre, meron din siyang kasalanan. Pero it's really because targets talaga ang mga known associates ng ating dating Pangulo. So, kahit kami mismo, napansin namin na during the aftermath of the rally, kinalabit ako ng isang dating opisyal ng gobyernong Duterte, ng administrasyong Duterte, at sinabi, uy, nakita kita sa GMA kanina. Sabay-sabay na halos kami na nag-isip na, ala, patay na naman ako. Ano naman po ngayon ang hihingin sa akin, di ba? Hiningi na nga na umalis ako sa programa ko, hiningi na nga na umalis ako sa gobyerno, and so on. At mukhang hinihingi na rin kung kani-kanino na wag daw ako ang tatanggapin sa ibang mga programa sa mga networks na may prangkisa pa. Uy, sabi ni Tatay Charles Fernandez, tonight's Maiso Rally had over 350,000 live views from 3 different platforms daw. Duterte, hashtag Duterte pa rin.
Magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin dito sa ano ha, sa TikTok. Thank you kay Chester's Voice sa pagpapadala niya ng rose at saka coffee. Thank you kay Alvi Magallanes for following the creator. Thank you kay Ward Joyce for joining. Thank you kay Amphipolis XOXO for the super chat. She says thank you for keeping us informed. So, ano yung mga ay magandang gabi po. Thank you for ano also. Well, among the speakers of course, the most we were there na that we know of na national figures. Of course, others were local and natuwa naman kami dun sa kanilang mga pagsuporta kay Governor Edwin. Of course, Attorney Vic was there, Attorney Glenn Chong, and Attorney Harry Roque. Lahat po ay nagsalita. Pero as always, the highlight of the day was yung sinabi ni, yung speech na maikli lang naman kay dating Pangulong Duterte. Of course, nating nakalimutan ano, si Mayor Bastek also nagsalita. But the major theme, just to summarize, of the rally were at least two issues, no? Yung kay Gov Edwin, yung due process dyan, at saka itong mga china-challenge, yung mga ginagawa ng administrasyon sa charter change, at saka yung parang tinatarget pa rin ang mga Duterte. Which, of course, is the national conversation. So, ang pinaka-interesting dyan, of course, is the term extensions na alam natin pinupuntirya sa charter change. So, sinabi nga ng dating Pangulong Duterte, tignan nyo nga yung constitution, saan dyan nakalagay na pwede kang more than 6 years. So, what he was doing was showing na this is the reason they want charter change, they want to be there longer. At in-affirm naman ito ni former Congressman Glenn Chong. At sinasabi niya, the ambition of the First Lady, this is according to Attorney Glenn, is for her son to sit and become president, which explains her collaboration with the House Speaker. These things are things that we had already talked about. Pero maganda pa rin na nakita natin na nagsalita ang mga figures na ito sa ganitong rally dahil super supportado, tumatagundong na naman ang mga sumisigaw na Duterte. Parang na-flashback tuloy ako. And of course, andyan pala si Congressman Pantaleon Alvarez, Bebot Alvarez, who explained also the political dynamics of the area and the recent events that led to the suspension of Governor Edwin. Okay, so isa sa para sa akin that stood out is a reminder na hinula tayong hinihikayat na kahit anong illegal. But among other things, pinaaalala natin unang-una sa administrasyon na alam natin kung ano yung batas at kung ano yung tama. Bukod pa dito, ine-educate ng mga rally na ito or kinikwento sa taong bayan para sila ay ma-inform tungkol sa mga pangyayari that have a direct impact on their lives. Kung ako rin kasi, madadagdagan sana yan that would have said something like, in all of this, kasi maganda yung mga speeches, of course, andyan si Attorney Vic, si Attorney Harry, and Attorney Glenn Chong. Of course, Attorney Glenn Chong was hammering away on Smartmatic, and he in fact also said na hindi niya kino-consider na legitimate president si President BBM, but he is absolutely sure that Inday Sara is the legitimate vice president. Sabi ni Nards, the real target of pinning down GovJ is the Duterte's. Dinala kaya ang mga maisog na mga Duterte supporters. Oo. Okay.
Sabi ni Mel Giver, FL is Queen Jezebel reincarnated and DDM King Ahab. Okay. Ang pinaka-soundbite na ating dating Pangulo, of course, was the use of the word polvoron. Which to me was very, very interesting. Alam mo, it was also a chance to study different styles, no, of speaking. And wala, nakakatuwa lang to see all of these. Pero what do we take away from this? We had to bring to the people of Davao del Norte how exactly the due process was denied kay Gov Edwin, and what the government is doing na giging oppressive ito sa taong bayan. Now, yesterday, di ba, pinag-usapan natin na may mga tao pumupunta sa wall natin, supposed tao, alleged tao, na pumupunta sa wall natin at iisa ang inuulit-ulit. No, sumuporta na lang sa gobyerno. Naghihikayat kayo ng hate against the government and so on. Ito po ay propaganda nila. And that was another term that was used today. Propaganda ang ginagawa ng gobyernong ito sa pagbibira sa mga Duterte. Dahil imbis na magpakita ng kanilang mga achievements, naninira sila ng former administration. Now, why would they do that? Well, ayun, bumalik. Thank you very much sa signal. So, ayan. So, where was I? Dun sa So, ang nakikita natin dito is yung propaganda ng kabila is simply to try to shut up the criticism by either attacking the critic or saying dapat sinusuportan lang ang gobyerno. But like we have always mentioned, the Constitution says otherwise. In fact, the entire Constitution, nakabuild yan dun sa premise na dapat talaga hindi nagtitiwala ang mga ordinaryong mamamayan sa kanilang gobyerno. Dahil alam natin, sa laki ng powers na binibigay natin sa mga kawanin ng gobyerno, malaki ang possibility nilang abusuhin ito. At ganoon na nga ang nakikita natin dito. Ano na naman yung mga pwesto-pwestong pinag-uusapan ninyo dyan? Okay. So, para doon sa nakikita ko na naman kayo dyan na naghihikayat ng hate sa akin, obviously, you have run out of arguments. Ganyan talaga. Sabi ni Ariel, sana Tagalog sila magsalita kasi ang hirap intindihin ng pure Bisaya. Well, first of all, the audience is local. Marami kasing nag-attend at nakakatuwa nga makita may mga delegations from all over. And ang pinaka-heartwarming yung bumaba ang mga IPs para magpakita ng kanilang suporta. Wala ako sa... Meron pong FB Live, ma'am. Andun po ako. Hindi baka kayo nakatingin dun sa ano? Oo, yan, no? Nakikita naman siya. Baka dun kayo sa personal account tumingitingin. Alright? Propagandang walang ganda. Okay, sandali lang po. We have to make some cleanups here. Okay.
Ito, sabi ni Pusod Nation, natawa ko sa speech ni Attorney Glenn, ang sabi kong ang kalabaw ay national animal at ang sampagita ay national flower. Si Lisa naman ang national problem. Grabe ang tawa ko nung narinig ko yun. Well, yun na nga eh. Ay nako. Uy, maraming salamat para dun sa mga nasa TikTok. Naku, pasensya na kayo. Wala na naman pong comments. But pag live natin po kasi I'm sure ma-reinstate yan. So in the meantime, kung gusto ninyo mag-comment, dun po muna tayo sa ano YouTube. May chance ba daw na gawin sa Metro Manila o Karatig Bayan ng maiso? Baka matakot na mga LGU at magaya kay Gov. Well, ganun naman talaga yung purpose ng pagsuspindi kay Gov. In fact, merong mga ilang mga opisyalis doon na hindi na po nagpa-picture. Lahat mga hindi taga Davao, ha? Hindi taga Mindanao. Mga ano sila, from Luzon and other parts, at hindi na po sila nagpakita o nagpa-picture kasi alam nila na baka ma-target sila. And that's what we've been saying all the time. Yung ginagawa ng gobyerno is to put the fear of removal into their minds always. So pinapakita nila, halimbawa, sa ordinaryong mga kawanin ng gobyerno, tinitignan nila o pinabantayan ang kanilang mga social media accounts kung sila po ay nagre-repost ng maisog, kung sila po ay nagpapakita na sila ay pumapanig sa mga Duterte o pumapanig dun sa ano sa opposition or anything like that, yun po ngayon po ay ano na natatanggal sa trabaho. Ala, nagka-problema na rin pati yung ano, pati yung live namin sa TikTok. Sandali ah. Ulitin ko na lang. Ayan, ulit. So, ulit na lang dun sa TikTok. Sabi ni Yaki Soba, sabi nila nilamok daw ang rally. Ay, hindi po totoo yan. Maraming tao talaga. But you know, that's really, ano, huwag natin papatulan yung mga kachipanggang ganon. Kasi they don't deal with the issues. Bakit nagkakarally to begin with? Yun ang inaano nila. You know what it takes, the effort that it takes to put together a rally and get even people to go? Alam ba nila what that means, what it entails? A lot of people have to get together, they have to talk about it, they have to get permits and all of that. And hindi yan ganun kadali. But every time na nagkakaroon ng ganyan is a testament that there are people who want to put these things up and go. Gusto nilang attendan, gusto nilang gawin ng mga ganito. Bakit? Because they are angry enough. At yun ang hindi naiintindihan ng kabila. Alam nyo, may mga madadaling rally. Punta lang kayo sa kalye, magsama kayo ng 10 hanggang 20 na tao. May mga ganon sa Metro Manila, madalas yung mga ganyan. Punta ka sa ano, sa Liwasang Bonifacio, pumunta ka sa Menjola, magdala kayo ng placards, kahit 20 lang kayo, okay lang. Pero yung parang, yung ganito kalalaki, at ina-attendan, at excited ang mga tao, sumasayaw, nag-enjoy. It gets put up, it goes on. Hindi siya napipigil kahit merong brownout, kahit na biglang ni-repair yung airport, meron pang mga drama dyan na baka hindi makalabas yung mga tricycle to ferry people into the rally, yung mga ganon. Meron pang yung mga binabantayan yung mga kawanin ng gobyerno dahil baka pumunta doon kung kontra yung mayor. Ang daming factors that affected pa nga some people who wanted to attend the rally. Ngayon, bakit kailangan gumawa ng mga gatong hakbang? Because there are people angry enough to want to do it. S-
Sabi ni Orlan, pinag-aralan ko ang mga account na gamit ng mga trolls. Inabot ako ng isang linggo pag-monitor sa mga DTS bloggers na pinapasukan ng mga trolls na ito. At nalaman ko, kukonti lang pala sila. Style nila, paulit ng comment sa lahat ng vlogger na kalaban nila. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga trolls at kukonti lang sila. O nga, no, they try to look madami. No, you know what I do? I just block. Block, delete. Tapos, dun sa Facebook pa, pagka binlock mo, merong feature doon na any block also any accounts that they will make. So. Sabi ni Yaki Sobi, may mga bangag comments kanina na pinayaran daw yung ibang mga tao para mag-costume na pang-IP. Hindi po naka-costume. Unang-una, it's not a costume. Kasuotan yon. Pangalawa, the IP scheme wanting to wear yung kanilang ano kasuotan. Tapos, karamihan rin naman sa kanila ay hindi nakakasuotan eh. Nandun nga, sinakita pa sila after the rally, andun din sila sa Kapitolyo kung saan nakausap natin si Gov. Sabi ni Narisa, nanood po ako sa live rally. Kawawa si Kuya Gob Edwin sa kanyang mensahe at naawa ko kay Tatay Dick sa tanda niya na nakipaglaban pa sa PI na dapat nagpapahinga. Kakaiyak ang move ni FPRT at nagawa niya pang magbiro. Love na love ko talaga yung matandang yon. We love PRT. Hi kay Doc Vehicle. Sabi ni Narts, minsan lang daw niya tayo ma-tsempohan ng live. Ganitong oras lang kasi pwede makanood ng news and current affairs after work. Dedications mo, Attorney Trix, OFW from Qatar. Opo, Edno, I wanted really to do the live immediately after kasi alam ko may mag-iintay kung ano yung ano yung komentaryo doon. Pero para sa akin, we've heard most of these before. Ang exciting lang is the way the speakers always manage to still capture the attention of the people. Sabi ni Trey, inaantay ko po magsalita ka sa stage. Nandun ako sa stage, hindi lang ako nagsalita. Akala niya magsasalita ako, hindi. Hindi naman, hindi ko lugar. Dun sa SMNI, oo. Talagang ano, I was asked to speak there. Pero ito, attendance talaga para, you know, for me to be there. So, natuwa rin naman ako, nakapag-usap kami, nakita ko, at saka nakapag-selfie pa ako with the former president. Kasama ko kanina rin si Doc Lorraine. So, sino pa ba yung mga nandun? Of course, si Joey. Sa mga vloggers, si Joey lang yata ang nakita ko. Sabi ni Kaleng, maiyak-iyak kanina si Gov, nakakaawa at nakakabuisit talagang ginagawa ng gobyerno. At mo niya yung kwento ni Gov na nung sinerve sa kanya yung notice of preventive suspension niya, 300 pulis ang kasama, nagtaka talaga siya, kahit ako, sorry, administrative case, sabi niya, 300 nagpapadala ng notice. Sabi ko, Gob, ka-level niya na si ERAP. Ang daming pulis. Talagang nakikita na natin, na excessive show of force. Pero ang nakikita natin dyan is merong kasing nasaktan. Merong kasing isang official na hindi siya pinansin, hindi siya siniput sa kanyang meeting, so pinapakita niya na ito ang kaya kong gawin sa'yo. Ayaw mo kong siputin? Pwes, ito ang kaya ko. 300 pulis ang na-move niya. But what does that say to the rest of us? Para sa isang ganun na administrative case, maglalabas ka, mag-aantala ka ng 300 pulis who should be keeping the peace, na dapat nagbabantay ng droga or ng mga holdapan, mga patayan, etc. mga
petty crimes, na dapat inantala mo ang 300 pulis para lang mag-serve ng notice of preventive suspension? Saan ka nakakita ng ganun? Si Erop na ilan ng pulis na ginamit? Ganun, mga 300 para arestuhin siya. Ito notice lang to na sususpindihin siya. Ano ba? This is ano, tama kayo eh, oppressive yan. Anong ginagawa nila? Pinapakita nila na malakas sila, pinapakita nila na, o kayo, kami matataas na opisyal kami. Susunod ang pulis sa amin, susunod ang military sa amin, sumunod kayo sa amin. Wow, I think that's a lot of ego there. That's a lot of ano. O kayabangan. O ito, tama sabi ni Ma'am Mayan, yung kay Pastor, katakataka ang timing ng mga na-dismiss na kaso, natulog ng 4 na taon sa DOJ, biglang nabuhay. Itong kaso ni ano, ni Gov Edwin, 2 taon natutulog, biglang nabuhay. Pagka ganyan, dapat dismiss na yung mga yan sa tagal. Sabi ni Julian's World, pwede bang ipatawag si Sap Anton Lagdameo sa Senado sa ginawa niya yung kay Gov? Yes, but that's if the Senate wants to. Bakit naman nila gagawin yun? Sabi ni Kalyeng, si Don Hubby yung hindi binigyan ng pansin at dahil na napikon. So, yun nga, and I think trademark na yan itong administrasyon na ito. Kasi pinaparamdam din nila kay ano, kay Presidente Duterte na ano na na sila ang in power. Parang and stay tuned for more, ha. Hindi lang ito, hindi lang yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang targets nila, si President Duterte din mismo. Hindi ako magtataka kung one of these days magpapaimbestiga ang mga nasa poder ngayon. Iimbestigahan siya o ang ilang pang mga kaalyado niya or ano, in relation to matters that were happening during the Duterte administration. Antabayanan niyo yan. Intay-intayin niyo. More to come yan. Hindi lang po si Gov Edwin, I'm sure si FPRD and so on. Sabi ni Joe, kung nasaan na po ang mga kasundaluhan, sana po magising na sila. Sabi ni Michael, good evening po, talaga po bang binawasan yung security ni PRD kanina? Fake news daw kasi sabi nung VIP vlogger na di naman nagpunta sa rally. O, wala pa naman po ako nababalitaan na ganon. Hi, thank you kay Angie. Wala po akong nabalitaan na ganon, but we will see. I don't think pwedeng bawasan yung security ni FPRD. Meron talagang protocol yan. I think it was referring to the pullout of some army personnel na assigned in the area. Remember dati nagkaroon ng issue na bubuwagin na daw ang task force Davao? Hindi yun natuloy. Medyo masyadong mainit sa taong bayan. But it might be something like that, something related to that. Sabi ni Chikitingting, I think the one through the secret deal were Biden and Bongbong. Sabi ni Lawrence, siguro yung disqualification case laban kay Tulfo magigising din after 4 years. Oo, para ma-dismiss. Totoo yan. Sabi ni Gigi Mode, in other words, malabong may pagbabago sa Pilipinas. Yan ang hindi ko tatanggapin. Kasi the more oppressive this administration is, the more people realize that there are other means of expressing themselves, di ba? Sabi ni Megami, lifestyle. So yung kanina,
Uy, ma'am, di kayo lumapit. Sabi ni Kenneth, may visit na sa bangkeruhan. Perfect ang sabaw ganitong oras. Saan ang bangkeruhan? Nasa Tagum ako eh. Makasad yung kay Lagdameo kasi lahat ng business nila nasa Davao del Norte. What will happen to the governor? Well, nag-motion for reconsideration siya on the issuance of the preventive suspension order. We have to wait and see what will the effect of that be. Pagka hindi ininda yung motion for reconsideration o i-deny yan, doon po aakyat sa Korte Suprema siguro. Sabi ni Narisa, babasahin ko to ngayon kahit naka-all caps. Pero ma'am, next time masakit kasi sa mata ang all caps eh. Matapang Bisaya. Sabi ni Kong Alvarez, matapang Bisaya talaga Bulgaran at sinabi ang pulburon. Di talaga nagbago ang sinabi niya sa press con ng PRD nung nakaraang araw. May pag-asa ba na ma-impeach ang ating presidente dahil kawawa ang pumupunta sa peace rally at bakit pinatatagal pa kasi? Sana naman matanggal na at nang matapos na, nasaan na ba ang kasundaluhan natin? Kalungkot ang Pilipinas, magulo at taghirap ang pilihin, sobrang mahal. Lord have mercy on us. Ay. Iyon, sabi ni Kalieng, for sure tahimik lang ang ating mga sundalo, nag-aantay lang sila ng taong bayan na titindig gaya nung nangyari kay Apola kay FEM nung pumaliktad na si Ramos at Enrile. Sabi ni Mami Ann, tama po, mas lalo nilang ginagalit ang mga tao sa ginagawa nilang panggigipit. Kasi yung mga ginigipit nilang taong bayan ang naglukluk, hindi sila na basta-basta na lang natatanggal. Sabi ni Azon, lahat ng nakikita na kamalian ng nasa gobyerno ngayon na pag pinapansin, kailangan patahimikin nila. Ang tanong ko lang, saan kaya ang loyalty ng ating AFP at kapulisan? Sa politicians ba o sa mamamayang Pilipino? Lalong hindi na magtitiwala ang ating mamamayan na matitino sa kanila, lalo sa panahon ngayon. Sabi ni Ariel, matik po ba makabalik agad sa pwesto si governor after 60-day suspension? Kung hindi po matapos, yung purpose niyan is ano, habang nililitis, eh wala kayo sa opisina, so you cannot affect the witnesses, you cannot influence the witnesses, o hindi rin niya kayang pakialaman yung mga dokumento. Pag natapos ang kaso, pag hindi pa natatapos yung kaso after 60 days, babalik siya automatic. Pero kung matapos na at tanggal siya, hindi na siya makakabalik. Sabi ni Julian's World, it's a blessing in disguise na rin na kinipit nila si Kuya Gov. Ayun, na bulgar tuloy yung ibang kawatan na political family sa Davao del Norte. Totoo yan. So, pasensya na, medyo maikli yung live dapat natin ngayon. But we have a little more time, pero kasi nauubos yung boses ko. Magla-live naman po tayo tomorrow siguro bago magtanghali. Sabi ni Edgardo Sikat, kanina nga pala while I was snooping some content sa YT, may isang vlogger na nagko-cosplay as Direk na mukhang Freddy Aguilar na ginagamit ang live content ng Maisug Rally para sa live stream content niya. Dati siyang pro to both PRT and PM Marcos Jr. PM Marcos Jr. pero naging convert as an anti-Duterte at blind supporter niya. Well then, makaka-copyright strike siya. Sabi ni Yaki Soba, pwede ba yung ma-extend ang suspension? Ah, hindi na po. Sa OP yata hanggang 60 days. 60 to 90 days yun eh. Sa ombudsman, 6 months. Nung umalis ako ng Pilipinas, sabi ni Marvin,
Pinagmamalaki ko na maayos na kalagayan ng mga Pilipino. Imagine yung mga adik sa lugar namin na dating payat ang tataban at nagtatrabaho. Nung naging si Mandarambong na upo para nag-time, parang nag-time machine sa panahon ng mga Aquino. Sabi ni Kuri, ano po ba yung kinaso nila kay Kuya Gov? Anong grounds po nang kinuha niya yung sasakyan? Kung ano yan, since it's an admin case, it's possible mga dishonesty, malfeasance, nonfeasance, mga ganon. Allegedly, may kinuha siyang sasakyan mula sa isang kawani ng gobyerno under him. At nilipat niya doon sa engineering. Kasi hindi daw ginagamit nung division na yon yung sasakyan. Pero it was used also for a for government purposes. Hindi niya kinuha para sa sarili niya. Ginamit niya for official, pinagamit niya for official purposes. So medyo malabo na to begin with yung kaso. And nabalik na rin dun sa original consignee, kumbaga kung kanino naka-assign yung sasakyan. Yung sasakyan, after a short time lang. Kaso, na-file na yung kaso, na it was eventually settled nga kasi nabalik yung sasakyan, na-clarify yung matters. Pero dahil natutulog yung kaso dun sa OP, binuhay nila kahit settled na yung matter. Yun po yun. At wala kasi ngang due process on the issuance of the preventive suspension. Ang weird talaga nung kaso. Ang liit na bagay. Sabi ni Joko, kalat droga, kriminal, mapang-abusong opisyal, mga smugglers, nagsasaya, pati mga makakaliwa, nagdiriwang dahil sa suporta ng speaker. Kailan kaya sila mawawala? Well, if there are enough people who will rise to inform the government that things have to be different. Sabi ni John Ray, naalala ko yung time na nakinig ako sa programa ni Mike Abe. Nakakainis yung mga sinasabi niya, manaitira kay PRD at BPISD. Well, you know, he is entitled to his own opinion. Pwede naman tayong hindi manood. Okay, yeah, uulitin ko Yaki Soba, sabi niya. Sabi po, nag-reply si Gov. Okay, first of all, yes, nag-answer siya. I already explained this at the start of this live. Pero from the way the OP answered, parang hindi binasa yung kanyang answer. Wala talagang kinonsider sa kanyang kasagutan. Bukod pa dyan, hindi nagkaroon ng due process sa issuance ng preventive suspension. Dahil sabi ng Korte Suprema, due process must be observed also in the issuance of the preventive suspension. Sabi ni Mark, the case is just to harass the governor. Nasaktan kasi yung malaking ego nung isa. Sabi ni Maximus, di ka naka-speech sa maisog, sayang. Ay, hindi naman po ako talagang nakatakda magsalita. Talagang andun lang ako to provide support kay Gov Edwin and of course kay FPRD. Hindi naman din ako dapat ma-acknowledge. Hindi ko talaga intensyon na umupo dun sa stage. Kaya lang, walang maupuan dun sa baba. So, pumunta ako dun sa area near the stage para magtanong kung saan po pwede kaming umupo. Nung nakita ako, pinaupo na ako dun sa harap. Nahiya na ako na tumayo. So, hindi talaga ako gustong maging part ng program. So, yun. Ano lang, kaya nga 'di ba nung una hindi naman binabanggit yung pangalan ko. Eh nakita ko ni nung isang board member sa at sinabi, "Uy, andiyan si Sec." So they later on mentioned my name. Hindi ko po talaga sinasadya
na doon ako umupo, nahiya na lang ako. E tapos, nung nandun ako, ang daming nagsasabi, pati yung mga, ano, yung mga security, ma'am, dito na kayo, upo na kayo doon. Sabi ko, hindi, nagtatanong lang ako saan kami pwedeng umupo. Kasi ang plano ko sana, i-live. Eh, ayun. And so, doon sa inuupuan ko, hindi naman po maganda yung anggulo. So, kahit meron akong, ano, video nung kay Mayor Baste and parts nung kay ano Attorney Glenn, di ba, hindi ko na maila-live yun kasi nga mas maganda talaga yung live ng SMNI. Sabi ni Julian's World, very strong na sinabi ni Attorney Vic na bago sumunod mga sundalo sa isang civilian authority ay magpa-drug test muna. Sabi ni Yaki Soba, sana nakapagpa-picture kayo. Oo nga, ba't di kayo lumapit? Ang dami naman lumapit. Ba? Madali akong lapitan kasi nandun ako sa, although nasa may harap ako, nasa edge ako, so andali niyong mapuntahan sana. Medyo mahina nga yung signal. Ayan, sabi ni Ben Cortez, I think the only chance to control BBM's power is 2025 midterm elections. We need more opposition in both houses. That is correct. Sabi ni Carlani, basta attorney proud and happy ang mga hakbong maisog, you're part of them to support sa tama. Ay, opo, I will always be there. Masakit naman talaga yung ginawa ni ano, ni ginawa kay Gov, no? Maikli daw lang yung speech ni PRD. Sabi niya kasi parang 15 minutes lang ang binigay sa kanya. And to be fair, nag-ano lang siya. Na he stuck to the ano, to the time. Sabi ni Noel, I like you. All your topics are timely, relevant to the present issue. God bless you. Down to earth woman. Thank you very much po. Sabi ni Ma'am Lourdes, ilan na po ba ang mga kaso na katulad kay Gov ang mga binuhay para sa ego tripping lang? At isa pa po, nagkataon lang ba na tuwing lalabas ng bansa si BBM ay nangyari, yung yayari lalo na nagtitrip sila? Ay nako, totoo. Well, ang labo nun. I think it really case to case yan, ano? Kaya talaga na pag-inita nila itong si ano si Gov kasi nga para sa akin baliktad eh. Hindi ka, ikaw national official ka. Huwag ka magpapatawag ng local official kung nandun ka sa lugar niya. Ikaw ang pumunta. I mean, ako hindi ko rin naman gusto yung ano kasi dati I was with a national government agency also. And nalaman na nagko-conduct ako ng seminars there, pinatawag ako ng isang mayor, eh, commissioner ako noon. Alam ko, bakit? Pag upo ko doon, sinisermonan ako. Andito kayo sa pamamahay ko, bakit hindi kayo man lang nagpaaram sa akin? Sabi ko, ganun pala yun. May mga local officials na ganun. So, in fairness, si Gov, hindi naman siya ganun. Wala naman siyang pinaramdam dun sa mga national officials. And it was instead the other way around. Dumating yung isang national official, tapos siya yung pinatawag. Kung nung nasa cabinet na ako, naalala ko yung lesson na yun nung sinermonan ako ng isang ano. Ang commissioner po kasi, ang rank nun, undersecretary. So, kaya akala ng mga trolls pipitsugin ako eh, na naging sec ako ng iulang pinanggalingan. Crazy people. So, nandun ako in a certain province, tapos tinawag nga ako ng mayor, buti yung governor nga, ang bait-bait eh, pero yung mayor, parang sermon, nandito kayo sa ano, para kayong pumasok sa pamamahay ko, wala man lang kayong paalam. Sabi ko, ay, pasensya na po. We were invited by a private group to give a seminar on conservation.
maski na ba daw, hindi daw niya alam na meron daw commissioner na nandun, and so on, and so on. Dapat daw nag-courtesy call muna ako. So, nung nasa cabinet na ako, na-realize ko na, while it may not sound very fair, I think that the better part of being polite would be to, tama naman, to check in with the local officials. So, nung 2022, and I was in Davao, I paid a visit to Mayor Baste. Sabi niya, anong magagawa ko para sa inyo? Sabi ko, Mayor, nangangamusta lang kasi nga I'm in your city and I wanted you to be aware na dito po ako, iniikot ko lang po yung mga opisina ng OPS dito sa lugar niyo. Sabi niya, wala naman yun, sabi ni Mayor Baste. Wala naman yun, hindi naman kailangan na kung makakaantala lang sa trabaho ninyo, hindi naman daw kailangan. So, maganda din naman yung response ni Mayor Baste. Sabi ni Kalyang, yung ibang mga vlogger na nag-live, medyo malabo at maingay kaya nag-stick ako sa live ng DZAR kasi malinaw at magandang reception. O, totoo yun. Sabi ni Zen, mautak talaga mga Duterte kung nag-president lang siya agad ay 6 years lang ngayon, may chance na mag 9 years po. May chance na mag 9 years. Sabi ni Noel, sa totoo lang, super insecure sa'yo si LM. Vindictive na na. Hindi ko na nga pinapansin eh. Hindi ko pa po napapanood. Well, actually, nakita ko na yung TikTok ni VP Inday. Kaya lang na, dahil syempre, nakikinig ako sa mga speeches, so nakapatay yung volume. So mamaya ako pa po titignan. Ayan. Opo, napansin ko yun. Naka-ban na siya. Ewan ko ba? Sabi ni Ma'am Teresa, akala ng administrasyon ngayon, malinlang pa nila mga tao ngayon sa diversionary tactics nila regarding the China issue. Ay. So, sabi ni Kuri, so funny yung sinabi po kanina, LM is the national problem. Ako, I don't really, well, alam nyo, si Attorney Glenn, marami rin talaga alam, very, very. In fact, do you know how I met Attorney Glenn? We were introduced by Lisa Marcos. Yeah, it was in their house. Long time ago. Good morning, sabi ni Ernesto. Ngayong naganap at natapos ang Maisug rally ng Mapayapa at Tagumpay, ano kaya ang napatunayan sa pagsuspindi kay Gov? Well, yun nga, that they can do this. Sabi ni Nicolito, ma'am, it's my second time nanood sa vlog na nag-subscribe na agad ako, na-educate ako. Uy, salamat. Salamat ng maano. At least I get some feedback. Mahalaga rin po yan sa akin. Pero next, part ng mga comments niya should also indicate what we could be talking about at future vlogs, di ba? Yung iba kasi, nagiging topic natin in the next one kung hindi ko pa masagot yung mga katanungan ninyo. Sabi ni Eliseo, multitasking siya. Sanayang nakikinig ako sa kina Joey, Sas at Lady Dragon at sa iyo.
isang nagsusuri na tututo sa mga talakayang dapat kong maunawaan Linggo ng umaga 10:46. Sabi ni Ma'am Marilu, mga trolls, mag-like and share muna kayo at mag-subscribe na rin para may pakinabang kayo sa bahay. Thank you kay Jessar para dun sa Rose. Maraming salamat. At saka kay Chris Lumban dito sa TikTok. Kay Maviriu, thank you very much for following. Kay DSP, you sent me hearts. Kay Nick at kay Angie na parehong nagpadala. Si Nick sent a heart me at si Angie sent a rose. Kay Sean, maraming salamat sa mga roses na pinadala. Ako tuwa. Sabi ni Edgardo, sikat, don't forget to like, follow, or subscribe and share. Gawa na rin tayo ng Rumble at kung possible Truth Social. Ay, hindi ko alam yan. Account nyo at palawakin natin ang ating community sa alternative social media platforms. Thank you, Edgardo. Opo, meron po kaming Rumble. That is always our backup. Good morning, Nell. Sabi ni Shuyu, sana tuloy-tuloy ang Maisog Rally para mapaalis na sa palasyo. Well, before any of that can come to mind, ano, ang importante sa atin ay pinapalaganap natin yung impormasyon, na i-inform ang mga taong bayan kasi hindi kumbaga, it's not fair kung we keep asking for certain actions tapos hindi naman natin isinasama ang ibang mga kababayan natin. Sabi ni Abigail, I always watch your live and sometimes replay na lang, but a lot of information ang nalalaman at natutupo na namin mga viewers. Thank you. Sabi ni Ma'am Edna, very interested yung topic mo kasi genuine kayo. I prepare your vlog. I learned many things watching from a man. Wow. Maganda naman talaga si VP Inday, especially in person pag nakita nyo. Kanina, merong bumati sa amin as we were going into the area, isang nagngangalang Danny Chua. Danny, kung nanonood ka, naaalala kita. Kasi ang lakas ng boses niya, ito sinasabi niya. At when he was maganda ka in person, naalala ko lang. So, Danny Chua, ito, binabati kita. Tapos nakita kami ni Kabsek kanina, natawa ko kasi sabi ko kay Kabsek Evasco, Kabsek, belated happy birthday. Sabi niya, ay, alam ko, ikaw din nag-birthday. Kasabay ba kayo ni sir, meaning si FPRD? Sabi ko, hindi po, kayo yung kasabay ko. Sabi niya, ah, kaya pala. So, sabay pa kami, matalino ka. Ang galing. Nakakatuwa si Kamsek kanina. Sabi ni Ma'am Victoria, itong administrasyon na ito na makyaw ng rason na very frustrating. Daig ang tatlong past presidents na na-people power. Mas maraming issue now kumpara sa pinaalis. Mm-hmm. Libelous po ba ang pag-name drop ni PRDK Maricel? Possibly not. Number one, public figure po kasi siya, artista siya. So mataas ang evidentiary requirement para dun sa ano, sa for malis, not to prove malis. Now in her case, there really have been stories already circulating about alleged acts like that. So medyo malabo po kasi kung magfa-file siya, magiging part of the trial will be whether or not it is true. Sabi ni Ariel, I asked all my relatives to subscribe because it's worth listening here. Salamat po. Hi kay Alfie, sabi ni Alfie, long live and congratulations Maisog Pilipinas. Proud Ikorot, strong support DDS and DigiBantag. Oy, ang mga Cordillerans, talaga warriors. Yung mga kaibigan ko na ano, na nasa military at galing diyan sa Cordillera, nako, the best talaga.
sabi ni Lalay, sabi ni VP Inday, other name ng manggagamit. Manga, short for manggagamit. Sabi ni Joseph, dapat ma-disseminate ang information kasi unlike sa panahon ni Senior, marami ang galit na hindi natin ma-address ang hinaing. Ngayon, ramdam natin kung ang pakiramdam sa piling ng mga Marcos PI talaga. Sabi ni Torvix, nakakadismaya na ang mga Duterte. Bilib ako sa kanya dati, pero sa mga galawan nila, parang di na maganda. You'll notice, this one, unang-una, walang face. The profile is Alfred Hitchcock. At wala siyang sinabi. Sinabi lang niya nakakadismaya, bilib siya dati, pero sa galawan, see, there are no specifics, and therefore, it is very clear na hindi ito dapat kinoconsider. Yeah. Kasi walang laman yan eh. Yung mga ganyang klaseng komento, they contribute nothing to the conversation. Sabi ni Edgardo, isang good feature ng Rumble, pwede kang mag-listen sa video content habang naka-open ang app. Then naka-off ang screen ng phone mo. Maganda ito para dun sa mga conscious sa screens at battery life ng phone nila. Sabi ni Yaki Suba, yung jowa ko kanina lang niya nalaman na wala ka na sa administration nung time ng rally. Na Shakira siya. Sabi ni Eddie, good morning po dito sa Vancouver. Ano kayang gagawin nila pang harang kung sa EDSA na ang susunod na maisog prayer rally? I hope they don't use our men and women in uniform. Nakakasawa na sila. Okay. So, sausawan. Sabi ni Elle, I wonder if there's an iota of concern with this admin, how all of these unanswered issues will destroy their political ambitions. Parang walang takot eh. Sabi ni Kuri, kayun po ni Attorney Vic ang totla ng government. Well, I'm sure they don't think that. Kasi ito yung nakakatawa, no? After they, I can't speak for Attorney Vic. Pero para sa akin, simple lang yung formula ko. It's okay that, that I left the administration because it was impossible to stay. It's okay because you serve at the pleasure of the president. Now, iba ng usapan, yung pati personal na buhay, nasa pribadong sektor ka na, hinahabol ka pa rin ng kung ano-ano. Pinatatahimik ka, hinaharas ka, umaabot pa ang kung ano-ano, mga even, bakit mo kaibigan si so-and-so? Why are you talking to so-and-so? May mga ganyan. Pero tumahimik ako. Because para sa akin, hindi naman din po maganda dahil you're privy to so many things, hindi maganda yung masama yung loob mo. So, but the problem is, they kept harassing me afterwards. Wala na ako sa gobyerno, panay pa rin ang harassment sa akin. And panay pa rin. And in fact, they were responsible for, they threatened the station I was with because of SMNI. At sinasabi na dapat tanggalin ako or they would not get any advertising revenue. Kung pinapakialaman ng gobyerno, pati privado ng sektor and so on, tapos makakita ka ng mga trolls for trying to make it look like bitter lang ako, ay mali po yun. Diba? Bakit? Well, number one,
what they're saying is insane. Kasi parang sinasabi nila, dapat nagpapagulpi lang ako. Bitter ka lang kasi ganito, ganito. Ah, hindi ako bitter for leaving government. Tuwa ko lang, tignan nyo nga nangyayari sa inyo. Who wants to be there? Pero yung hahabulin ninyo ako in a private company, ibang usapan yan. Tapos sasabihin na bitter ako as if wala akong karapatan magalit. So, but even if I do have every right and every reason to be angry, pagka nagdi-discuss tayo ng matters of national concern, we will still serve you with facts. And as much as possible, if it is backed up by the law. So, hindi ko pinapansin yung mga ano. So, that's how you answer them. That's how you show. First, you block them so that they can watch you but they can't answer. Haha. And then you explain. So, and if they want to, I will keep repeating it. And then maybe remind them that if I start not talking, if it is clear that this administration is out to destroy me even further, try to destroy me further, then there will be more things that ought to come out. Pero para sa akin, just the mere fact that they're horrible people who are still trying to make life miserable for us simply because we criticize the current government, then for me, they deserve everything they get back. And if you want to call me bitter, sige, you can call me bitter. It doesn't make me make it true. It doesn't make you right. And ano naman, this ipsa loquitur naman yung ano eh, yung oppression ng gobyernong ito eh. Nasa Davao ka pa po. Opo. Bakit na hindi magkaisa na lang para sa bansa? Oh, this is a false narrative here. Hindi padamihan ng rally kung tapos na yung election. Suportahan na lang yung nasa posisyon. Ganun din po makaupo din ng mga manok nyo. What makes you think that a rally is only for elections? Hindi nyo po ba nakita ang freedom of assembly na nandun nakagarantiya sa saligang batas? How dare you say that the Constitution is incorrect? Bakit hindi na lang supportahan? But the Constitution doesn't say that. The Constitution, in fact, demands that we be suspicious of government. It guarantees that we criticize government, especially when it's doing wrong. Para naman kayong gustong mag-spoil ng bata. Spare the rod, spoil the child. Yung mga bata, pag hindi natutunan ng disiplina, they will become not only unruly adults, but they will not be successful. Ang gobyerno, pag pinamihasa ninyo at hindi ka man lang nag-call out, pag harap-harapan na tahasa na ang ginagawang opresyon at korupsyon, kasama ka. So si basically, ang sinasabi ni baka makatulong dito is that we should be co-conspirators, silent co-conspirators with a government that has gone insane. This government has forgotten its job. Tubig, kuryente, pagkain, transportation, and all that. Hindi yan gagalaw kundi tayo aangal. Because kundi tayo aangal, iisipin nila, okay lang, they're sheep. They're not gonna complain. So we'll do whatever we want to do. And that's what you want to happen here, is that people stop complaining para pwedeng mamihasa ang gobyerno, para unruly, para magnanakaw, para dumami ang korupsyon. Because this is really what stands in the way. Kaya nagkakahiya pa ang ating mga government officials is precisely because we call them out. Now, ito ang isa pang nakikita ko. Ang tingin ko, takot ka. Takot ka na yung mga criticism na ito will lead to something else. Number one, loss in election, loss in credibility, further failures of this administration, and even worse. Somebody will finally cry out inside there and say, the emperor has no clothes. So you really need to stop telling people that. Number one, it's none of your business what we say. The freedom of speech is guaranteed. Number two, the Constitution is built precisely so that people
are suspicious, should be suspicious, and should criticize and call out its government when it goes wrong. And three, rallies aren't just for elections. The freedom of assembly is also in Article 3 of the Constitution. Kaya parang awa mo na for, so that you don't look clueless when you come to this wall, study your Constitution before trying to give us advice. Because sa totoo lang, it's going to turn it, it will be able to turn that on its ear. Sabi ni Meneses, ano, suportahan ng walang balasakit sa mga mamamayan? Hi kay Ma'am Jacqueline. Thank you kay Sean nga pala. Nasabi ko na ba yun? Sabi ni Elle, I noticed that your and Attorney Vic's aura really changed when you left the admin. Well, to be fair, wala nang yung pressures. Pero it isn't because that we could handle the pressure, especially Attorney Vic, who's very good at his job. Because, syempre, you don't want to fail the Filipino people. So we put a lot of pressure on ourselves. Sabi ni Crescent, Constitution guarantees rally, freedom of expression, especially pag may nangyayaring masama sa kapanambayan, oppression at pagsasawalang bahala sa realidad. Yes. Sabi ni Raa, nag-sorry si Atty. Harry kanina, first time sinabi niya, tindik palahibo ko kasi ganun na ang level ng evils na ginagawa ng admin na napasorry na si Atty. Harry. Pero totoo naman, si Sasang unang nag-apologize. And yes, ako ay acknowledge also that unfortunately, ay wala kaming bolang kristal. Hindi namin nakita yung posible itong pagbabaliktad. Na, kasi kung titignan ninyo yung campaign, ang ganda talaga ng mga pinangako. At it all made sense. Yung foreign policy, friend to all, enemy to none. Continuation ng build, build, build. Yung pag-asikaso ng logistics system dito sa agrikultura. Yung pagtutuloy ng pag-rationalize ng water concessionaires and so on. Lahat yan tama. Malay ba namin na pag nakaupo na sa pwesto ay tapon na? Yung pala for election purposes lang yon. Sabi ni Ma'am Chloe, nagising lang saglit. Pag-check ko sa phone, ay, meron live na wala tuloy ang antok ko. Naku, madam, pasensya na kasi hindi tayo magtatagal. Makatulog ka uli. Sabi ni Marvin, ikaw ba naman, paidurin mo yung taong nagbigay ng soldier's burial sa tatay mo? Ano ka? Hero's burial. Na ilang dekada nang hindi malibing-libing. Well, it says a lot what kind of person you are. Sabi ni Edgar de Sicat, masyado namang playing safe yung katulad ni baka makatulong. Sa totoo lang, di nakakatulong ang ganyang klaseng statement sa mga katulad niya. Sabi ni Isagani, nakaka-horrify ang umattend sa rally sa Tagum. Paano na kung magsama-sama na ang Luzon, Visayas, Mindanao? Oh. Sabi ni Joe, I was expecting you there. I was there. And I am here. I'm still in Tagum. Sabi ni Bernie, marami pong bopol na Pinoy. Excuse my language, pero yan ang katotohanan. Bobo na sa botohan. Bobo rin sa kaalaman in general. We have the freedom to express our disappointments and criticize against the government. Totoo naman din po yan. Sabi ni Joseph, I like to criticize dahil hindi lahat nabibigyan ng pansin para hindi maging nakatunga nga ang gobyerno. Hindi naman umi-improve ang gobyerno kapag hindi pinupuna.
Tama. Yes, sabi ni RC, meron pa daw po susunod na rally after this. Well, I understand there's one in Bulacan and a few more. It's not for me kasi to announce. Dapat yung organizers mag-a-announce niyan. Hingi muna ako ng ano ng permission to post yung mga susunod na rallies. Sabi ni Kalyang, sino ba mag-akalang binudol lang tayo talaga ni BBM? Tarakis talaga sa memories ko, lumalabas ang mga share ko sa kampanya at tinag-tinilip ko. Si Mamo. I'm so sorry that you feel that way because, well, I'm so sorry that so many of us feel this way. Pero, yun na nga, by calling out government, we at least redeem ourselves, di ba? Kailangan, hindi pwedeng sorry lang. Kailangan may gawa. Kailangan rectify. Pag, kunwari, may taong may kasalanan sa inyo, hindi pwedeng ay sorry. Ganun. Kailangan i-rebuild. So, kung kunwari, yung taong may kasalanan sa iyo, eh, makes you lose trust in them, they have to work to get that trust restored. So tayo, ganun din. Nagkamali tayo ng inendorso, ng sinuportahan, ng tinulungan. Well then, we make it up to the people by calling out this government and pointing out when it is wrong. And then also explaining to the people what these government officials are incapable of explaining. We thank you kay Ronald Lanor. My comment na ba si... Alam mo, Jantus, why are you talking about me as if I'm not here? Sabi niya, may comment na ba si Attorney Twix about the fact that the US government is well aware of PBM's low ratings sa bayan, cannot giving much importance. Actually, matagal ko na pong kinoment yan, even before pa, I think in early 2023. Kasi, nagsistart na eh. Even in 2023, na aware na sila about the ratings that were starting to show trouble. And then towards the end of 2023, the sudden slide in December made US officials take notice. So yun nga yung sinasabi ko. One of the reasons kung bakit ang Pangulo ay very, very pro-US is because he thinks it makes him coup-proof. Meaning, he will not suffer the same fate as his father because he is on the side of the people who can help, diba? The opposition. So, ay, ang problema nga is that they also smell his desperation. That's why they don't give much. Meron nga siyang speech eh, na pinamamadali niya sa US Congress yung generalized system of preferences. Gusto niya tumaas tayo sa preferred nation status kasi right now, ordinaryo lang tayo and we are subject to so much tariffs and quotas dun sa US. Gusto niya umigi-igi yung estado natin with the United States. Alam niyo kung bakit? Nahindian na siya once. Nung sa start, nung binigay niyang access to EDCA, yung mga Amerikano. Pero instead of tumaas ang tingin nila sa kanya, eh lalo pang bumaba. Kasi, alam mo yan, pagka amuyong-amuyong ka at masyado kang eager to please, pagsasamantalahan ka. Sabi ni Lourdes, pwede siguro natin ihambing ang nangyayari sa ating nagising tayo sa panaginip na nauwi sa pangungot. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo at sa mga isog na gumising sa mamamayan. Sabi ni Julian's World, para sa ating mga nabudol, Fumi once, shame on you. Fumi twice, shame on me.
Sabi ni Edgardo Sikat, new narrative ng mga auto-defender, konti lang ang audience sa recent Maisog rally. Sabi ko naman, at least di mga bayaran at may mga kusa. Yung sa kanila, di ba may pasilaw at banta pa na pag-aalisin sila sa trabaho kapag nag-refuse sila. Well, totoo naman. Kung iisipin mo, yung number na nandun sa ano, sa kanina, at least mas madami yun kesa dun sa ano, sa rally nila dun sa Luneta, yung Bagong Pilipinas, hakot na nga ang konti pa nila. So, ano talaga ang gusto ba ng mga auto-defenders na patunayan sa sarili nila at sa atin? That they can heckle us? Sure, libre naman magsalita kayo dyan. Okay lang yan, magsalita kayo, doesn't make it true. And also, di ba, para namang ang daming nanonood sa kanila. Natawa ako eh. Kasi merong isang vlogger dyan na ubod ng yabang. Tapos ang nanonood lang sa mga live niya, 35 people. Ayun eh, mga kamag-anak pa niya, sigurado yun. Ito yung masama nun. Ang dami-dami nung kamag-anak, pero 35 lang ang nanood sa kanya. Kahit kamag-anak niya, hindi niya maisama. So, iyon yung punto ko. Bago kayo mag-criticize ng ibang mga vloggers at saka ng kabilang panig, eh, pansinin nyo muna yung mga feelings ninyo. Kala nyo naman kagalingan ninyo. Sabi ni Ronald, lahat po tayo na budol. Kakalungkot lang, kaya need natin maayos ito ng maaga pa. More power sa mga tunay na may malasakit sa bayan. More rallies. At kayo din ha, tatandaan ninyo, hindi po libre yung mga ano natin, yung mga live natin na ito. Ang sisingiling ko sa inyo ay dapat meron kayong parang eco seminar sa inyong mga kamag-anak at mga kaibigan. Kahit hindi niyo sila makumbinsi, basta masabihan ninyo na ganito, ganito, ito yung mga facts. Kung hindi sila makonvince agad, I am sure later on they will be, or at least they will be armed with facts. Diba? They will be armed with reasonable arguments. So, matututo din sila kahit paano. Yung mga trolls at saka mga trollish behaviors dyan, pwede namang dead, mahina lang. Block. Thank you kay Ma'am Glenda Fernando. Watch the Maisog rally live. Am I right in my estimation? It's more than 100,000 people. I don't know what the crowd estimate was. Remember, I'm not too much in a good position to see. Hindi ako privy dun sa ano, sa drone shots. Pero maraming tao, and definitely more than ano, yung nasa Bagong Pilipinas rally was 10,000. But this was more, much, much more. Sabi ni Joe Vader, anong klaseng prayer rally? Wala man lang din. Ay darling, Maisog po ito, hindi po ito prayer rally. Yung prayer rally po, yung sa SMNI. Oh, tingnan mo, dapat kay Digong manahimik. Kapal ng mukha mo, the Constitution says otherwise. Tapos na siya, ano bang kinasama ng loob niya? Ah, ganito kasi ang gusto ni Joe Vailer. Ang gusto niya, lahat tayo, mga ordinaryo mamamayan, pag may nakikita kayong krimen, deadmahin nyo lang. Huwag kayong makiusisa, huwag kayong tutulong, huwag kayong sisigaw ng pulis, basta hayaan nyo na lang. Kasi ganyan sila. Ganyan yung panig ng ano administrasyon. Ang gusto ng administrasyon, eh ano kung nananakawan namin kayo, huwag nyo kaming pansinin. Sino ba kayo? Ganyan ang gusto niya. Kailangan ang lahat ng tao, pag may nakikitang mali, manahimik na lang. Okay. Tapos meron pa siyang fake news na benta na niya ang WPS. Diyos ko, hindi niya alam ang sinasabi niya. Unang-una, paano mabibenta yung WPS? Kasi kayo, naniniwala kayo sa administrasyon. The truth is, you really should stop drinking the Kool-Aid. The WPS is not capable of ownership. Yung sinasabi ninyong, atin ang WPS, excuse me. Ang sovereign rights, andito yun sa baba. Iba ang sovereignty. Iba ang teritorya, teritoryo.
iba ang territorial waters. Diba? So, the next time you come to somebody else's wall, make sure you're, next time you want to come to have a battle of wits, make sure you come armed. Wala nang ang wits, wala pang facts. So, move along. Mahirap yung mga ganyan klaseng tao, yung papasok ka sa wall, tapos mali-mali yung mga sinasabi. Tapos dito ka pa talaga pupunta, where we can refute you point by point. Sabi ni Trey, bayad na po ako sa utang sa inyo, huwag niyo na po ako singilin. Before, walang alam ang family ko sa nangyari sa government and sa PI. Kanina, kasama ko sila na nanonood ng live rally. So, lama. O, kita nyo? Yan ang bagong bayani. Thank you, Trey. Thank you very much. Ayun, sabi ni Jantos, there's a comment din na pag-usapan ang wrong things ginagawa ng gobyerno sa makakausap, pagsakay sa taxi, etc. Oo. Oo. Pwede, bakit hindi, di ba? Pag bumibili kayo sa ano, alam niyo yung mga department stores, minsan ang kukulit ng sales lady, nakadikit talaga sa'yo. Yun ang pinakaayoko, yung pag nagsha-shopping ka, ikaw, tapos ano, parang sinusundan-sundan ka ng sales lady. Yung mga tipong, ma'am, bagay yan sa iyo. Ako tatanungin ko, sino binoto niya ng presidente? Ay, tatahimik. Pagka ganun. So it's either they'll leave you alone or makukonvince mo. Okay, this one is really very disrespectful. Unang-una, Corazon One Full. Sabi niya, tanong ko lang, Trixie, excuse me. Okay, you do not get to call me by my first name. I don't know you, I don't know where you come from, and you at least be respectful. Kung hindi ka marunong na respeto, sige, iintindihin na lang kita. Siguro kung saan ka lang pinalaki. Okay, bakit atat na atat maging pangulo si Sarah? Number one, she isn't. Okay, that's false. Ikaw lang ang nag-i-imagine ng ganyan. She's the vice president. She's the natural successor of the president. So kahit ano pang sabihin niyo, there is no evidence to that. Atat na atat. What did she ever say to indicate that? What did she ever do? She's always in the DepEd and she's doing her job. Atat na atat ko dyan. Di ko maintindihan. The Gong term ended already. Yes, and he's not speaking as president. Nobody is saying that Digong is the president. He doesn't even act like the president, but hell's bells, girl. The past presidents actually can form a council. And yes, it has been done before. In fact, the National Security Council, when it is convened, includes past presidents. And they can and should advise the current president. So don't give me that horse manure that you keep saying, akala ninyo, ang galing-galing nyo eh. Akala ninyo, you can come into my wall and say things like that. Tapos na termino ni Digong, yes, and he's not speaking as president, and he has every right to exercise his free speech. Furthermore, in the interests of national security, yes, he can and he should advise the current president. So, bullcrap, and you're trying to get him to shut up. Nobody has the power to do that. Nobody should try. It's an irony din na dating press secretary ka pa ni PBBM dati. What's ironic about that? The irony is that they make unnecessary enemies in this administration. Something that we tried to correct when we were in there. My team and I were always constantly looking for ways to bridge the gap between people who didn't like the administration and the current administration. Okay? That's part of the job. But this administration has the fantastic talent of being able to make enemies so unnecessarily. And in some instances, as in the case of Governor Jubahib, making unnecessary enemies simply to satisfy your ego. And yes, ma'am,
You're here also to satisfy your ego. You think you came in here making some kind of intelligent comment? I'm sorry, but right now there is no evidence that you have even reached an IQ of 100. Sabi ni Ma'am El, ang audience ko po is my father na loyalist. Lately, nauubusan na siya ng counter-arguments sa dito politics. Oh. Sabi ni Troy, at Joe Vailer, the bully PS ay dagat. Paano mo mababenta ang dagat? Sabi ni Ma'am Daisy, basta gusto ko pag tumataas yung isang kilay niya. I didn't know. Dati, there was a time, I think, I'm trying to remember, no, when I was press secretary and I was doing press briefings, nahuli talaga ako in one instance and one instance only na tumaas talaga yung kilay ko. I tried to control it because, you know, the press doesn't deserve that. At least they were very nice to me when I was there. To be fair, ha? Ang mabait ng media when we were there. I saw no reason to even raise my eyebrow. Sabi ni Ramon, alam kaya ng mga tao kung sila niloloko ng mga Judas ng Pinas? Aralin sana. Sabi ni Jomar, kabahan na sila sa dami ng taong dumagsa. Sabi ni Ma'am Mayan, kaya hindi ako basta-basta nagko-comment pagdating sa issue ng WPS kasi wala pa ako masyadong knowledge dyan. Nanonood lang po ako para naman kahit kaunti matuto ako sa issue. Sige, one of these days, pag back in print na yung book ni SAS, bibili ako ng several, tapos we will give them out as prizes. Dati ginagawa ko yan, namimigay ako ng mug, tapos pati yung mga libro. And siguro bibili ako ng ilang mga books ni SAS and bibigay ko dun sa mga magaganda mag-comment. Obviously, yung mga trolls hindi makakatanggap ng libro. Sabi ni Yaki, baka magising Joe ako nito. Multitasking na ako sa live nyo at ni Joey. Dalawang CP gamit ko, di pwedeng makaskip. Uy, grabe, pwede naman i-replay ito. Sabi ni Edgardo, masyado namang ginawang literal niyang si Joe Vader ang term na prayer rally. Sometimes a prayer rally can be defined as a rally with the hopes that the target of the rally will listen to the people who are taking part of that rally. Ayun, sabi ni Pinoy Lang Gaming, kung retired car mechanic ka, hindi na ba pwedeng humingi sa'yo ng payo kung merong problema ang car mo? Opo, so the next time, o kayo ha, ito rin, assignment sa mga nanonood dito. Pagka may pumasok na 12 na ganyan, sagutin nyo na po. Wow, talaga? Kailangan tumahimik ka pag past president ka? Kailangan tumahimik ka pag dati kang press secretary? Diba? Yun yung kanilang logic eh. Oh, ironic, dati kang press secretary. Ano ibig sabihin noon pag dating press secretary, kailangan tahimik na? And by the way, tahimik ako for a year and a half. And instead of leaving me alone, lalo pa nila akong ino-oppress. I'm not letting them, but you know, my gosh. Ito lang ang sasabihin ko. I'll just keep repeating this. This administration makes so many unnecessary enemies. Hindi ako kalaban when I left office. Hindi ako kalaban for over a year. A year and a half. Wala akong inawa. In fact, nagagalit na nga yung iba sa inyo sa akin. Sinasabi, kailan ka ba magsasalita? Bakit ang bait-bait mo pa rin? After yung ginawa nila sa'yo, bakit ganyan ka pa rin? It was out of respect. And because, okay na. Kaalis na ako. Meron ako talagang nilaban muna. And then, I really kept quiet. And then, nananahimik ako. Ako yung pinaka-moderate na comment dun sa karambola. Pinatanggal ako. And yes, I will say that blandly. Pinatanggal ako.
Anong kinalaman ko sa kanila? Wala na ako sa opisina. Former press secretary na ako. Host ako ng isang radio program. May gana sila talagang to reach into the private sector to go after me. Tapos itong mga trolls na to, may gana pang sabihin, bitter ka lang. Anong gusto ninyo? Hindi ako magalit. After all of that, hindi ako magalit. Ang gusto pala ng mga trolls, kailangan magpagulpi ka lang na magpagulpi sa kanilang mga idol. Thank you, Roger, for your heart me. Hi, kay mami, nandito si Ma'am Elizabeth Olopeza is on TikTok. I'm so honored, ma'am. Sabi niya, so painful, it's still hurting. Opo, I assume that it's referring to yung budol natin. Thank you kay Ichigo for the roses. Ma'am, nandito pala kayo sa TikTok. Thank you. So, this is something that only elitist people do, or elite people do, okay? What they do is they use people. We thank you kay Doom. Gagamitin nila tayo. Kinakasangkapan nila ang mga tao. They think that people exist to serve them. And even worse is pag tumanggap ka ng bayad. So kung kunwari, they're paying you to do something. They think that it's their God-given right to condescend on you, to be arrogant towards you, to treat you like lesser human beings. And I'm telling you, that's exactly how some of these people treat other people. You should see how the management styles are. And while I understand the need to be strict, there was no strictness with regard to, to government affairs. The strictness was with super, super babaw things. Like, what color are you wearing? You should be wearing the mark. Kakita ng ganon. Where do you find people who are so strict with useless and senseless things? Pinapabayaan. Ang pinapabayaan yung kapakanan ng taong bayan. Please. Never again sa mga elitista. Sabi ni Jimwell, active mga DDS sa TikTok nga, kaya basag mga anti-Duterte posts. We did it before. We're happy to do it again. Thank you kay Rose Byron for the heart. Thank you kay Simple May for following. So diba? Parang, where is reason? Where is logic? Where is rationality in this administration? Kaya nagkakamaisog rally na ang ginagawa lang nila, thank you kay James Santos, ang ginagawa lang nila is nang babakbak. Yay, konti lang nang pumunta. Yay, matanda na si Digong. Yay, atat si Inday. Parang, is that the best you can do? Okay, mga, yay, bitter ka lang. Oh, really? Sticks and stones. Oh, ngayon, did you convince anybody? Nakakalimutan nila, their purpose only is to destroy you, to destroy your self-esteem, to destroy your reputation, to make you shut up. They have no development projects. Pansin niyo ba? They don't do anything constructive. Hi, Ma'am Beth. Sabi niya, I love you, Attorney Tia, I admire you. Thank you, salamat. Ma'am, for your courage when you spoke up, it's the least I can do. Love you too. So, di ba? They want you angry. They want you destroyed. We're not going to give them that. We will not give them anything. Not even an audience. Block them.
Maraming siya salamat. Oh, yan na. Sorry po. Hindi, inubo din ako. Nawala yung signal. Opo, pasensya na po. So, umout na rin ako sa TikTok. Uminom na ako ng... uminom na ako ng ano, ng salabat. Sabi ni Ma'am Michelle, speaking of karambola, nag-try ako makinig ng replay one time. Nag-stop na ako makinig since umalis kayo. Naisip ko na lang na buti wala na po kayo doon kasi for sure tataas lagi kilay mo. Na-sense ko talaga na ang pagiging bias nila. Wala kaming pinag-awayan ng aking mga co-hosts. We love each other, all of us, we love each other very dearly. But we also understand na magkaiba po kami ng dandas ngayon. So, dati kasi ang karambola, kahit iba-iba yung views. So, ang mahalaga doon is, kaya mo makapagrambulan. Kung iba yung panig mo, fight. Pero you have to use facts, logic, reason, ganyan. Okay. Hulu ka nga ngayon watching it from Israel, Iran, ang paulan ng missiles at drones. Akalang matatapang na nagbigay mga politiko at Pilipino biro ang gera. Oo nga eh. So, the other thing is, para dun sa mga nagdadasal pa, mga may religion dito, request ko lang po na isama niyo po sa dasal yung bayan natin. Isama din po sa dasal si dating Pangulong Duterte, si VP Inday, at sa lahat po ng mga tuloy-tuloy na nakikipaglaban. Sama niyo po si Madam Maharlika, si Pebbles Chururut, si Sas, si Chrisette, si Mark, si Doc Ethel Pineda, Darwin Cañete, at lahat ng ibang mga kaibigan natin na tumutulong dito sa pag i-inform sa taong bayan. Okay? Yun po yung bayad na hinihingi namin. Pero sa lahat ng binibigay niyo po sa amin, in addition to all that, so, mga likes, shares, follows, maraming salamat po sa inyo. So, ingat-ingat ang lahat. Ingat-ingat po tayong lahat. Alagaan ang inyong kalusugan pagdasalasin natin. Tatay, kung dadasal pa kayo. Pero kung hindi, just spare them a good thought.
Kasi the universe works on good vibes also. So maraming salamat. Take care of each other, ha? And ano, kasi kailangan pa tayo ng bayan. Let's do this. You know, we're going to keep doing this so that there will be better days for the country. See you tomorrow.